So yun guys, ano, ang ating topic for today is tungkol doon sa ating mga expectation ba kapag kumuha tayo ng ating mga Belgian Malinois puppy. Kasi napapansin natin, ano, doon po sa mga nag-a-avail ng mga Malinois o Malinois puppy, lalo na po doon sa mga newbie, mga beginners, para po bang hindi lang sila na-amaze, kundi para po sila nga naninibago at lumilitaw na hindi yun na kanilang expectation sa kanilang nirehome na puppy. So kaya po lagi natin itong pinapaalala guys, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, ano po, hindi po tayo kukuha lang ng ganitong mga bread, ng ganitong mga dog, dahil sa gusto natin, nakita natin na maganda lang. Kasi meron nga po tayong nare-receive ng mga messages, ng mga email, na kung saan ay dinidescribe nila yung kanilang experience sa kanilang Malinois puppy. Na kung para sa akin po, sa aking pagkakabasa, sa aking unawa doon sa kanilang i-describe is very normal naman po yung kanilang i-describe tungkol doon sa attitude, tungkol doon sa karakter ng kanilang puppy. Pero sa kanilang mga tono ng kanilang pananalita o ng kanilang pagre-reasoning is para po bang hindi yun ang kanilang in-expect. For example, meron pong nag-email sa atin na yung kanyang puppy ay sobrang hyper, tumatalon-talon sa kanya, kinakagat ang laylay ng pantalo niya, hindi tumitigil, at takbo ng takbo, at napaka kahol ng kahol, at hindi po nagpapahinga. So ang sabi niya, hindi yun ang kanyang in-expect, at waring hindi tama para sa kanyang nakuha niyang puppy. So para po dun sa mga matagal na nag-aalaga ng Belgian Malinois puppy, ano po, yung pong ating sinabi, ay tiyak na alam po din yun na talagang normal, which is normal po para sa mga Belgian Malinois puppy. Kaya tutulungan natin yung mga newbie, yung mga beginners, na magkaroon po ng tamang pangmalas sa kung ano yung dapat ninyong asahan, expectation, kapag kumuha po, nag-rehome tayo ng mga Malinois puppy. Okay, so ito po, no, depende po yun sa mga bloodlines. Meron po mga bloodlines ng mga Belgian Malinois na talaga pong sobrang hyper at lalo na po yung sobrang taas na mga drive. Is yun nga po, hindi na po natin ito nire-recommend para sa mga beginners, sa mga newbie na ma-handle ito. At kung i-research po din natin, ano po mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, lumilitaw na po ayon sa mga expert na mas madaling i-handle ang mga female na puppy kaysa sa male. Kaya mga female po na puppy is mas madaling mag-matured at sila mas may focus sila. At bagay po ito para sa mga beginners kung kayo po ay kukuha. Yun po ating sinasuggest. Pero kagaya ng sinabi natin, hindi po laging ganun ang situation. Depende po yun sa bloodlines. May mga bloodlines po ng Belgian Malinois na mapa-female man ito or maging male is napaka-hyper po at kulang pa yung ating pagkakadescribe kanina sa kanilang attitude. Kapag ito po ang nangyari at baguhan, newbie yung kumuha sa breed na ito, ayun na nga po ano. Ang nagiging resulta is nadidisappoint sila at nare-realize nila na hindi pala po para sa kanilang pag-aalaga ng ganito mga bird. So tinutulungan po natin yung mga ka-newbie, mga ka-beginners na magkaroon po ng eksaktong pangmalas kung ano po ang dapat nyong asahan kapag kumuha po kayo ng ganitong mga dog, ng mga uri ng dog na napaka-hyper at napaka-tataas ng prey drive. So guys, ano, sa abot nating makakaya, i-describe natin yung posibleng mangyayari para po dun sa mga newbie, mga beginners, kapag kumuha po kayo ng Malinois puppy. Kasi baka nakikita natin sa mga video, sa mga picture na mga nakapost, kung saan yung napaka-cute na Belgian Malinois ay akap-akap, cuddle na po, kinakarga, at mukhang napaka-sweet habang kasama ng kanilang mga handler, ng kanilang mga may-ari, ng kanilang mga owners, at kaya gustong-gusto din natin sila yung kanilang kakyutan at kakulitan. Pero minsan po yung expectation na ibang iba po sa reality. Ito po ang pwede nating asahan kapag kumuha po tayo ng mga Belgian Malinois puppy, lalo na po yung may matataas na drive. Una, ang mga Belgian Malinois puppy po na may matataas na drive, marami po sa kanila ay hindi gusto ang kinakarga. Yan po, baka yun ang expect po nyo. Kapag kinarga po nyo mga ganito mga klase ng puppy, magpupumiglas po sila, tatalon, sapagkat mas gusto nila ang tumakbo ng tumakbo. Okay. At hindi po yun na kagaya ng ibang dog na gusto ng kinakarga sila, inaakap-akap. May mga Belgian Malinois naman din po na nagpapakarga. Kung nakikita niyo mga picture ko na ipinupost, nasa video ko na kung saan kinakarga ko sila, at parang napaka-sweet nila, napaka-abit. Yun po yung sa loob lang ng maikling panahon. Hindi po na magtatagal, magpupumigla sila, at mas gusto po nilang maglaro. Okay. At pangalawa, mga dog lovers, mga newbie,
ang mga Belgian Malinois po na puppy ay talagang hyper at halos hindi po sila nagpapahinga, hindi sila tumitigil. Wala sa vocabulary nila yung magpahinga. So expect po natin na kapag nasa bahay sila, kagaya po ng mga natanggap natin ng letters, ang akala nila, in-expect daw nila, yung kanilang mga puppy na adapt o na rehome ng Belgian Malinois is magsettle down, binila nila ng higaan, magagandang lugar sa bahay, at akala nila ay doon sila mag-i-stay. Pero ibang-ibang nangyari kasi po, sila ay takbo ng takbo, talo ng talon, at habol ng habol, at hindi po sila tumitigil. So dapat alam po yan, ng mga, dapat pong malaman yun, mga beginners, mga newbie, kapag nag-rehome po kayo ng Belgian Malinois puppy, lalong-lalo na po yung dog na may napakatataas na prey drive ng mga puppy. Okay. At gayon din, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, meron pong mga attitude o mga ugali ang mga purebred, lalo yung may matataas na drive ng mga Belgian Malinois. Ito nga po yung sinasabi natin na nare-receive nating mga email na kung saan idinidescribe nila ang kanilang mga puppy na parabang hindi yun ang in-expect nila. Pero kung akin pong pagkatapos ko pong mabasa yung kanilang mga letters, yung kanilang email is very normal naman pala po para sa Belgian Malinois yung kanilang idinidescribe. Kasi ang pagkakasabi nila, bakit po ganito yung aking Belgian Malinois? Bakit para pong hindi normal? So nung mabasa ko nilang email nila is ang description po nila sa Belgian Malinois puppy para sa akin po is ang puppy nila isang puppy na mayroong napakagandang drive pero para sa kanila po ay hindi normal. Kaya nga, sinasabi natin, para po sa mga beginners, dapat po meron tayong eksaktong pangmalas. Dapat alam natin yung ating expectation kapag may kinukuha po tayong o kung nagpaplano po tayong kumuha ng ganito mga bred ng puppy. Sana nga po dito ng ating mga Malinois puppy ay meron po sila mga karakter o mga attitude na kung minsan ito po ay nasa genes nila. Dapat po malaman ito ng mga newbie, no po, mga beginners. Halimbawa po yung tinatawag na nipping. Nang ninip po talaga ang mga Malinois puppy. Yun pong nipping, no po, para sa mga beginners. Ito po yung kapag puta ay lumalakad sa loob ng bahay, halimbawa natin yung puppy, o sa labas, nadadaan po tayo sa tabi nila, ay bigla po nilang susunggaban yung ating heel, yung ating sakong, at kakagatin yon. At kung minsan pwede tayong masugatan. Minsan nakikita nyo, naglalaro yung puppy, akala nyo hindi kayo nakikita, dadaan kayo sa tabi niya, and then bigla niya susunggaban yung ating sakong, at pwede itong magdugo. So nanginip po talaga ang mga Belgian Malinois puppy. Normal po yun kasi po sila ay mga shepherd dog. Sila po ay mga ginagamit, ano po, sa ibang bansa, yung kanilang mga ninuno, yun talagang ginagawa, na kung saan kinakagat nila, sinusunggaban yung paanong mga sheep, mga cattle, ano po, kapag kailangan ng ipunin. Yan. Nasa genes po nila yon. So yung pong chasing, no po, part po yun ng kanilang prey drive na tinatawag. Talagang nanghahabol sila at kinakagat yung ating mga pantalon, yung winawasiwas, ang mga kamay, nagpi-play bite po sila. Normal po yun, no, mga ka-dog lovers, kasi yan ang lagi nating nare-receive na email, ng mga comment, nagtatanong sila, bakit daw ganito ang puppy ko, nangangagat ang kamay, paano ba patitigilin, nangahabol, hindi na tumitigil, sinisira ang gamit, ang mga wire ng phone, ang mga electrical wire, ginangat-ngat. Yan. So normal po yan, mauti sila at talagang mahilig silang magangat-ngat kasi dyan po sila kilala. So dapat ay alam po natin iyan, no, mga dog lovers, mga newbie. Dapat lalo na yung mga newbie, isa bago sila mag-rehome ng ganitong puppy, ay may ideya sila kung ano yung pwede nilang asahan kapag nakasama na nilang puppy ito na punong-puno ng energy at ng drive. At dahilan nga po dyan, mga dog lovers, mga newbie, na ang mga puppy na ito, mga bred na ito ng dog ay nagtataglay ng ganyang napakataas, napakaraming energy, kung kaya ganyan po ang kanilang attitude na napaka-hyper nila at hindi nagpapahinga, halos hindi tumitigil, dapat din malaman natin ang mga ka-newbie natin, mga ka-dog lovers, na kailangan nila ng panahon, no po. Time-consuming po talaga para ma-address ang problema ngayon. Matulungan natin, no po, na mag-settle down sila, magpahinga. Kagaya po na nakikita ninyong puppy dito sa likod ko, si China, napaka-behave niya, no po. Hindi siya nagwawala. Pero ang ginawa po dyan kanina, ipinatakbo ko po yun sa labas ng pinatakbo ng pinatakbo dun sa damuhan hanggang sa mapagod siya. At pagkatapos niyang kumain, siyempre nabusog, inantok po siya. Pero rest assured po, asahan natin na maya-maya lang, kapag nakabalik yung kanyang enerhiya, siguradong makikita na naman natin ang pagiging hyper nito. So yun ano, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie. Kaya nga lagi nating ina-advise na kapag kukuha tayo ng ganitong bread, is dapat meron po tayong panahon na tulungan sila na ma-channel yung kanilang energy, yung kanilang drive sa mga activities na kailangan nila
upang mag-settle down sila. Hindi po sila kagaya ng ibang breed ng mga dog na gustong kinakarga, gustong nasa upuan lang, magsisettle down lang, pahiga-higa lang, kakain lang, lalaro ng konti, higa na hindi po. So, para po dun sa mga nag-i-email sa atin, no, hindi po natin nasagot lahat, sana mapanood po nyo ang video nito. Napakaganda po ng drive ng mga puppy nyo ayon sa inyong pagkakadescribe at baka po may potential pa ito sa ibang larangan ano po, ng sports dahil sa gaya ng binanggit ng ating ilang mga subscriber sa kanilang email, ay talaga daw hindi nagpapahinga yung kanilang pup at talagang halos walang tigil. Ano? Kahit anong laro ang gawin ay talagang nagpapakita sila ng pagiging hyper at gusto lagi ay laro. So yun ano mga dog lovers, talagang ganito ito ang mga dog na ito. Ganito po sila ka-hyper at ganito po ka-active. Kaya nga ito po ay bagay na bagay para po dun sa mga gustong mag-alaga na active din po yung kanilang lifestyle at gustong magkaroon ng companion na makasasapat ano po sa kanilang pangangailangan, lalo na yung mahilig sa mga outdoor activities, napakahusay pong companion ng mga Belgian Malinois. So kung gayon, kung gusto po natin sila at willing po tayong pag-aralan no po, yung kanilang mga attitude, yung kanilang mga karakter at willing tayong mag-adjust, willing tayong ibigay, wilaan yung panahon na kailangan nila, mabuti po yun mahusay. At kung ganun po ang gagawin natin, hindi naman magiging problema na alagaan kahit pa ang ganito mga uri ng dog na mayroong matataas na pride drive. So hanggang dito na lang mga dog lovers, mga ka-newbie, salamat sa inyong thank you for watching for this video at sana ay patuloy tayong tumutok sa ating channel. Para po sa mga bago pa lang na nakapanood, napagawi sa ating channel, please do me a favor po na paki-like, paki-subscribe, paki-hit ang notification bell at patuloy po tayong manood upang makinabang sa atin pang mga i-upload na videos. Thank you so much guys at sana po ay lagi tayong mag-ingat. Sige.